C-Bank Account Opening. Paano mag-register or paano mag-open ng bank account sa C-Bank online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, merong digital bank na C-Bank kung saan pwede tayong mag-earn ng 6% interest rate. So mataas to. So i-take advantage natin to habang may ganito pang interest rate sa C-Bank. And in this video, ang gagawin kasi natin is mag-open na tayo ng bank account sa kanila. Online lang yon, hindi na kailangan pumunta sa branch nila. Instead, gamit mo lang yung phone mo, pwede na tayo magkaroon ng bank account sa C-Bank. And before tayo mag-open, ito yung mga dapat nating malaman. So alam na natin na may 6% interest rates and madali lang daw mag-open. So itetest natin yan, kailangan lang na meron tayong valid ID. Yung mga valid ID, ipapakita natin yan later on. Walang minimum balance, so for as low as 1 peso, pwedeng ma-maintain yung account mo nang hindi yan i-close. Pero kailangan nating malaman yung dormancy. So pag-usapan natin yung dormancy. Yung dormancy kasi is applicable to halos sa lahat ng banko kung saan kapag walang transaction na nangyayari sa account, like walang withdraw, walang deposit, for the period of 2 years, ang gagawin ng C-Bank is hindi na mag-earn ng interest rate. So hindi na tutubo yung pera natin sa C-Bank. And kapag umabot ng 5 taon, eto siya. Dormant pa rin yung account, meaning walang nangyayaring deposit or withdrawal nga. Magkakaroon na ng dormancy fee, 30 pesos per month hanggang sa mag-close na yung mismong account. So yun yung dapat nating malaman dito sa dormancy. Meron tayong 2 years para i-make sure na active yung account. And kapag ganon, mag-earn ng interest rate. Depende kung magkano in-offer na interest rate for that period. Pero sa ngayon, 6% interest rate in-offer nila. So mag-open na tayo ng account. Free yung pag-open ng account. And may mga features dito tayo na i-explore katulad ng fund transfer. I-check natin kung madali lang ba and kung may mga charges bang included dito. So gamit ko ngayon yung phone ko. Android yung phone ko. Ako, ang gamit nyo is iPhone. Pwede nyo i-download to sa App Store. Sa akin, punta tayo sa Play Store and then i-search natin yung C-Bank. And then install natin. So madali lang siyang makita. Make sure na tamang app. Yung dina-download din natin. So ito na, na-install na. Pwede na natin i-open. And by the way, hindi ko na-mention kanina na ang C-Bank, isa sa mga core business daw niya or yung mga isa sa mga negosyo is yung Shopee and yung Garena na din. So isa to sa mga malalaking company na kilala natin. So balik tayo dito. Ang gagawin ko is allow location while using the app. And i-access daw yung photo and other files. So sige, allow natin. And pwede tayong mag-sign up gamit yung Shopee account or sign up with mobile number. Katulad ng na-mention ko kanina, affiliated o isa sa mga C's core business is yung Shopee nga. So, pwede natin gamitin yung Shopee account. So, may option kayo, pwedeng Shopee, pero sa akin ang gagamitin ko na lang is sign up with mobile number. So, madali lang din naman siyang gawin. And then, i-enter ko lang dito yung cellphone number ko. And then, meron ditong terms and conditions and privacy policy. Bago kayo mag-proceed, pwede niyong basahin to. Pero sa akin, ang gagawin ko is proceed na tayo. Tap ko na tong next. And then, hintayin ko lang yung OTP or one-time password na isi-send sa phone. Ito na siya, 729961. And mag-create na agad tayo ng password. So, mag-create lang ako ng password na dapat 8 to 16 characters long. Merong letters and numbers. So, nakapag-create na ako ng password. So, pwede na ako mag-proceed. Tap ko na yung next. And then dito, pwede natin i-activate yung touch ID or yung fingerprint natin para mas mabilis makapag-login. So, ang gagawin ko is activate now. And then, i-scan ko lang yung fingerprint ko. So, na-activate na siya. Sa inyo, depende yan. Kung ayaw nyo gamitin yung touch ID ninyo pang login sa C-Bank na mobile app, pwede rin naman. And then dito, mag-facial verification na kaagad tayo. So, click ko lang tong start facial verification. And then, click ko lang tong allow. And then, after ng facial verification, upload ID naman agad. So, meron ditong do's and don'ts. Make sure na basahin natin to bago mag-proceed. So, ang gagamitin ko is original na ID. So, click ko tong continue. And then, ito yung mga ID na pwede. Merong UMID, driver's license, postal ID, and yung national ID. Meron ditong others, like kung meron kayong mga ID na hindi pasok dito, pwede nyo gamitin yon and see kung magpa-process yung application ninyo or mag-a-ask pa ng additional na ID. So, click ko tong UMID.
So, make sure natin na makakapture yung ID and malinaw yung mga letra dun sa photo. And click ko na yung confirm pag na-upload ko na or na-picture ko na yung ID. After ko ma-picturean yung ID, nakuha niya na yung mga detalye na meron doon. Yung ID number, yung name ko, and also yung iba pang information. So, click ko na tong next para makapag-proceed tayo. And additional details, kompletihin ko lang din to, yung city of birth and also yung occupation or yung details about sa trabaho ko. Para sa occupation, meron ditong housewife, homemaker, house helper, meron ding student, retiree, and iba pa dito. So, pwede kayo mamili kung ano yung angkop or fit sa inyo. And then, pag nag-scroll down tayo, may mga iba pang information na ina-ask. So, kompletihin ko lang din lahat ng to. For residential address, iba siya sa ID ko. So, ang pipiliin ko is I have a different residential address and then i-enter ko lang dito yon. And then click ko yung next. For email address, optional lang to, pero lalagyan ko na rin ng email address. Sa inyo, kung wala kayong email address, okay lang na walang laman to. Pero kung interesado kayong gumawa ng email address, meron ding step-by-step tutorial guide tungkol dyan. Yung link is nasa description sa baba. Pwede nyo i-check kung interesado kayong mag-create ng email address. And then, nakompleto ko na lahat. Click ko na yung next. And then, ito yung terms and conditions. So, scroll down lang natin. And then, click ko tong I have read and agreed. And click next. And create a secure PIN. Itong PIN na to, dapat tayo lang inakakaalam. So, pag may mga transaction possible na ginagawa kayo, mag-a-ask pa yon ng PIN. So, enter ko lang yung PIN ko dito. And ito na. So, successful na daw yung pag-submit natin ng application. Within one working day or one business day, malalaman natin yung status na account. And yung mga features na meron dito sa CBank, magagawa lang natin yon kapag na-verify na yung account natin. So, click ko tong OK. So, after mga 2 hours, naka-receive na agad ako ng confirmation from CBank na pwede na raw ako mag-umpisa sa pag-save sa CBank account ko. So, confirmation to na approve na yung account natin. So, ngayon, i-open ko yung CBank na mobile app. And then, mag-login lang ako dito gamit yung fingerprint ko. And ito na agad yung makikita natin. Sa bandang taas, andito yung account number natin. Ito yung magisilbing bank account number na pwede nating gamitin kung sakaling gusto natin makareceive ng perang padala sa account na to. Andito rin yung mga notification. And then, dito sa bandang gitna, merong available balance. Andito rin makikita yung interest rate na applicable. And kung gusto natin makita yung transaction history, andito rin yan. And yung iba't ibang mga tutorials or features na meron dito sa CBank, i-explore natin sa mga succeeding videos like yung pwede natin makita yung mga promos or perks na ino-offer sa atin agad pag nag-login tayo dito sa CBank na mobile app. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And para sa iba't ibang mga tutorial videos about sa CBank, andito niyan sa baba. Pwede niyong i-explore tong playlist na to. And tingnan kung ano yung tutorials na bagay sa inyo. And sana makatulong. This is Lulu from InvestLibrary. See you sa mga next videos. Bye-bye!